Good morning. Angit. Parang yung delubyo, hindi good morning. Hoy, huwag kang ganyan. Kailangan sa panahon ngayon, we're nice to each other. O, ulitin true. Ko. Morning. Good morning. Pero anyway, magandang gabi sa inyong lahat. Andito na naman po ang inyong favorite trio. Kasama ang bagong monitor ni Harry sa likod. Yes, ayun o. Ayun o. Oh, bakit pumili ng bagong monitor? Ha, matagal na yan ah. Ah, matagal na ba yan? Sorry. Anyway, yun lamang. Magandang gabi sa inyong lahat. And mag-react po kami ngayon. Ito na, very highly in demand. Oo. Ito yung request talaga ng may galit, may nakikiusap na, may apila. Hello. Na kailangan na daw mag-react talaga tayo dito. I mean, minsan may nag-tweet, random message, but wala pa raw tayong reaction dito sa kaya. Kasi baka yung ano request maging movement na. Maging Tako, campaign. Ano yung mga hindi nyo malilimutang girl group na dumaan sa minsan sa ating buhay? Wow! Hello! Nag-usap pa ba tayo? Of course, the one, the only, my mga titas to anyone. Yes. Ikaw, ha? Pero ang, ako sex bomb talaga. Ibang about Spice Girls? Mm-hmm. Oh naman, of course. I think naman. They began the girl power movement talaga. Oh, ay, yes. Destiny's Child. Oh, medyo naman. Older version na yun eh. Hindi naman sobra, pero ako I can say na it's tama, generation rin of my tita naman. Na. So, ikaw talaga, Harry, ay nagpalaki talaga sa'yo, sex bomb? Nagkamulat. Mm-mm, sex bomb. So, sila pala dapat nasisihin mo? Baka nga eh. parang pag meet mo yung isang member ng sex bomb, gusto mong sabihin, alam nyo, kayo may kagagawa ng ano ko, gender preference. Confusion. Sarot. Saka yung bibahat babes na yan. Imbis na, actually. Imbis na magustuhan ko yung mga ano dun, iba. Gusto ko na rin pala magiging bibahat babes. Charing! Oo. Di mo pala sila ginusto. Ginusto mo maging sila. Ganun Turo. Pala yun. Uy, wait. Pero ito, ang pinakamaganda siguro, panoorin muna natin yung group reveal. Kasi sobra na tayong late. Ang dami na nagre-request sa atin nung isa-isa pa lang na i-reveal yung mga members. But I think it's too late. So panoorin na lang natin yung group reveal. Diba? Uy, hindi kami na-delay dahil ginusto namin, ha? Nakita nyo naman talaga yung reaction namin sa mga recent released videos nga, di ba? Sobrang delayed din. So, talagang delayed talaga to. Oo, hindi namin talaga, kung gusto nga namin. Oo, gusto talaga namin agad-agad, pero yun naman daming nangyari. True. Pak. Nasaan yung caterpillar? Niragon pa. Very minimalist, in fairness. Angela. Taray. Nana. Charing. Mga Mobile Legends na pala. Charis. Charis. Like, sa pretty to. Charlotte. Kilala ko to. Sophia. B-tips. Pretty. Oh, to pretty to. Oo. Oo. Pretty. Nako. Oo. Ang ganda ng mata. Almond eyes. Almond eyes, hindi naman ako, diba? Sugo yung sayo. In fairness, very ano sila, very light to the feel. Yeah. Yung appeal ng video. Plus, ako, what I like with this group reveal is that, ewan ko ha, parang recently, nakakita na ako ng mga,
people who are making a statement na parang groups na nagpakilala recently na parang bam, bam, kailangang explosions parate. Gets? So this is like a different approach na in-approach nila. It's such a light-hearted ambience yung essence ng video. So gusto ko siya. Mm-mm. Ako very intrigued. Intrigued na intrigued ako kung ano yung gusto nilang i-offer eh. So parang dito sa video na ito, it's a tease. more than makuha mo talaga kung ano yung idadalhin nila sa table. Parang mas nagigets mo na parang it's a tease, parang abangan nyo na lang. Parang ganun yung na-feel ko lang. Uy, siguro not to mention ha, dito si Sophia. Sino ba si Sophia? Sophia, to give you like a background, kasali siya sa VPeeps. They were the parang junior division group, junior division champion sa world of ano, sa world of dance. Sobrang ganda ng binigay nilang, lalo na yung rendition nila ng Billie Eilish na song. Naka-perfect 100 sila sa judges. True. I think yun yung naka-perfect 100 na kanta nila or yung pangalawa ata. World of Dance sa US? Yes, sila J-Lo. Oh. Sila Neo. Baka naman si Gary Vee. Hindi, World of Dance sa US is. Ah, sa US? As in, World of Dance sa US. Tapos after ng ano nila doon, ng stint nila, sinundan sila ng mga seniors nila, which is U-peeps. So, talagang malinis gumalaw si Sophia. In fairness, kasi I think what V-peeps pride themselves on is yung clean moves. Yeah, clean. Tsaka yung... Yeah, probably and, show you sa susunod kung ano kung and, what their movement is. Speaking ha, after Sophia, it was stand out sa akin talaga yung beauty niya. I mean, parang feeling, fuck. Pero ako, I like Alexa. Alexa? Yeah, this is she... Angela. This is Charisse. Charisse. Yeah, very gusto ko yung ganda ni Alexa. Very ano to mga beauty queen. Oriental, very oriental. Yeah, very oriental, very beauty queen ng peg. Miss Thailand, Kapungka. Truth. Ito very now, mas, ano, sige, go. Now, kuwari, kung gusto mong i-profile sila racially, kuwari, race profile, hindi mo malaman kung Mediterranean yung beauty nila, Asian. True. Di ba, parang, alam mo naman, pag sinabi, ano ba talaga ang Pinay beauty, hindi mo pwedeng ma-define eh. True. Hindi pero mo pwedeng masabi, di ba? Mga to, pretty sila all across. Yeah, meron all silang across. Strength sa ano, faces din nila. And this is produced by Showbeauty din, di ba? Yeah. Oh, okay. That says something. Sister group ng SB19. Yeah. So, we need to, ano din, we need to orient them. Beware. Charit lang. Bale mo naman maging tropa na alin sila sa kidnapping. True. Alam mo, mas maganda, gawin na lang natin silang tropa. Sagot na namin yung ladies drink at alak-alak. Sagot na rin namin yung magic sarap. Hoy, bawal ata sila mag-inom, sis. Saka na uusong ngayon yung mga lady assassins. Sila ang mga ano. Sila mismo yung gagawa ng ano, ng manpa, ng labor works. Sila mismo yung kikidnap tapos sa atin dadalhin sa warehouse. So tayo mga mafia lords lang tayo. True. Mafia gays. Mafia gays. Oo. Paano maging mafia ang gays mo? Sinabi ko na sa yes, tsare. Kukrumpalin kita. Ilabas mo na siya. Oo. Joanna ba? Joanna. Tsare. Yeah. In fairness naman dito sa ano sa kaya kung ganito yung I mean let's be honest one thing na tinitingnan natin sa lahat ng mga P-pop or sa pop groups K-pop P-pop fis ano talaga pangalan nito ano yun sorry nakalimutan ko visuals very highly yun. Reliant tayo sa visuals which is hindi we were not saying that it's everything but it's something it is really ano a factor best hindi mo pwedeng sabihin yung mga woke na stop looking in the physical appearance stop looking yung mga faces but you know gusto mo magpahinga after ng mahabang trabaho gusto mong mag-relax tapos makikita mo sa screen, hindi pulido, di ba? So, visual is still visual. It is still called entertainment for that reason. Diba? Yeah. So,
So, yon. So, this is very vital. So, let's not be ano rin ha. Huwag din tayo masyado maging lenient. I mean, let's tell kung ano yung nakikita natin for improvement. Kasi, ako naniniwala kung mahaba pa yung journey na lalakbayin nila at marami pa silang gagawin. I think kung may konting... Let's not be lenient, but let's also not nitpick. Nitpick. Let's not nitpick and huwag tayong mang-down if wala naman tayong sasabihin yung maganda. True. Diba? At, you know, I think ang maganda naman sa atin, hindi naman tayo ganun. Hindi so, naman tayo Lolit Solis. Correct. Hindi naman tayo ganun. Who's si Lolit Solis? Hindi Lolit Solis. Hindi ka naman Lolit Solis kasi Christy Permin ka. Si ako si MJ Permin Felipe. Ganun. Sige na, let's watch. Naalala ko tuloy yung Shelby. So it is well, sorry ha. Ngayon ko na na-realize. Balik mo nga dun sa ano, sa logo. Hindi, after niyan, merong yung naging pink, yung logo ng kanta. Ba't ganyan yung... Dyan. Ayan na, may fox, may cherry, I don't know, bear ba to? May unicorn, butterfly, ano to, orange? Meron agad silang cherry. Parang... Hindi, cherry itong nasa pangatlo. Ito, bear ba tong pangalawa? Si Winnie the Pooh yan? Pwede, or panda. Yung nasa dulo, ano ba yun? Orange, dalandang kalamansi. Peras. Ah, siguro para sa SB19 din nun. Yung Wari Strawberry Farm. Siguro may ganun din. Oh. Naku ha, Cherry Farm. Hindi ko alam yung, ano, yung pangatlo sa kanan. Unicorn ba ito or dragon? Unicorn ata yun or dragon? Parang unicorn nga. Baka or pusit. Baka pusit. Online sabong. Hindi, basta I think maganda dito, marami pa tayong dapat matutunan at kilalanin pa sila. So, in the future. Hari, nagtulo ko ba internet mo? Hindi ka gumagalaw. Huh? Blakey, sa'yo yung medyo ano. Ay, ako pala. Yung... Sorry. Ako pala yung nitpick. Oo. Go. Ah, Tara. Gusto ko yun. Ay, gusto ko yung tono. Mahal. Bias ko. Charing. Si Joanna. Charlotte? Tama ba? Oo, ata. Ay, bongga. Ang laki na nang in-improve ni Sophia when it comes to ano, kasi dati very bagets talaga to eh. Wait, first things first, ang ganda nung ano, no? Nung tono. Ang ganda nung first part of the song. Yeah. Type ko siya. It's just that yung... Circumstance, ha? Gusto ko, sobra. Oo. It's just that for me, yung video, ang gusto ko lang talagang baguhin yung light. Masyadong against the light. Harsh. Harsh yung likod. Siguro dahil may daylight pa din, tapos mayroon pang heavy light. True. Equipment sa likod. So parang nagbumuka medyo... Nagbumuka siyang haze. Oo. But sabi nga, mas mahalaga sa video minsan yung tunog. Ang ganda naman ng tunog, di ba? But this one, I like this better. Yung medyo mas dark. Ang ganda ng transition, bongga. Ang
Everybody put ya. Hoy, at saka ano, madaling sabayan yung kanta. Ay. Atare ni Alexa. Si Alexa ba yun? Mm-mm. Sorry. Mic drop ang rap niya. In fairness kay Sophia, hindi ko akalain kumakanta rin siya, ha? Ganda ni Joanna. Correct. Ito rin. Pretty rin siya. Mm-mm. Alright. Dance break. Paninindigan ni Sophia to. True. Malaman sa malaman siya yung main dancer, no? Ayan, ito na. Yung mga nakapans. Yung B-pips. Oh. Magaling talaga to, best. As in. Oo nga eh. Halata naman. Pulido yung bala. And it comes handy na may magaling sa grupo. Sa pagsasayaw, for sure. True. Parang napapagano na rin ako. Ako din eh. Gusto ko ang... Oh my God. Trigger warning. Nasakit yung ulo ko. Promise. May sabihin ako sa iyo mamaya. Sige ako muna ha. Medyo madami akong references kasi pagdating dito. It's helpful na they as a group it worked well for me and they really have potential. Siguro when it comes to choreo lang, I understand na Sophia siguro ano siya, medyo ano ko siya. Siguro iano ko lang yung choreo na parang medyo polish, mas polish pa sana in the future. But overall, I think what they were trying to portray is that ano ba to? Like launch ba nila to or like I think this is their launch. No, this is their launch. This is a good for a launch, especially I think yung pinaportray kasi nila what the visuals that they're trying to let across is ano sila, parang very very light yung feeling. So I don't really mind na hindi sila nag-drop ng sobrang daming mga hard hitting moves dito ng sobra. Siguro yung polishness lang. Though Sophia, superb talaga. May ewan ko, meron lang ako specific sigurong bias sa dancer. May specific akong bias sa dancer. Yeah, always. I get it. Kasi nga sa 21, gusto mo si Minzy. Yes, hindi ako like, hindi ako masiel ka syempre, pero that, like even if nakita ko si Dara dito, iba yung love ko kay Minzy. Kasi Minzy is like, you know, hello. Yung video aesthetics to okay din siya sa akin, parang medyo very nagawa nila yung bare na area na maganda except yung dun lang sa flashing ng lights. Parang ano, ang ina-achieve nila dito very industrial look. Oo. Ito 'yon. I like the video overall. Mm. Gusto ko yung music. I mean, I was surprised na sobrang parang dancing in the air. Parang napapagano na ako eh, di ba? Parang it's very danceable pag nasa bar ka. Feeling ko talaga sasayaw ka. Yun nga lang, tama ka doon. Yung light. I think napansin din yun ni Harry kanina. Yung parang medyo sasakit yung ulo mo pag doon ka lang nakatitik sa music video nila. Kasi yung light. Kayo yep. Ba? Medyo, lalo na siguro doon sa, ano, epilepsy, tama ba? I'm not sure, ha? Hindi, pero yung actually, best, meron akong friends, nag-party kami sa Cambodia. Mm-hmm. Meron akong dalawang friends na hindi kakayanin yung ganyang lights.
So anong makukuha na ng kung sino man yung production ng kaya, baka sila pa rin yung production team sa next video, no? Kasi ibig sabihin yung music video, it's not for everyone. Parang hindi siya pwede for everyone kasi kailangan mo dapat right amount ng flashing lights lang eh. Kasi ako promise talaga yung dalawa kong friends na yun, matitrigger yung ano nila, ang tawag sa vertigo nila. Vertigo, oo. Matitrigger yung vertigo nila dito sa music video nila. Bawal si Chris Aquino, oo. Kasi yung dalawang yun, na-trigger na agad yung vertigo nila doon sa dancing lights sa pinuntahan naming bar sa Cambodia. Pero lalo na dito sa music video na to. Pero for me, na hindi naman walang ganong trigger, okay naman siya sa akin. It's just that alam ko lang na merong ma-off dun sa sobrang flashing na lights. I think naman, Harry, may gusto silang i-achieve dito. Hindi lang siguro naging perfect. Di ba yung gusto mo sa background mo, very maraming light. Naalala niyo ba yung Gangnam Style ni Psy? Di ba ang daming light sa likuran nun habang nag-Gangnam Style sila? Pero the key there is to have a fill light sa unahan. Yung para bang magandang spotlight. Hindi sobrang strong nung spotlight nila siguro dito. Mm-hmm. Sa unahan. Na-overpower yung backlight. Mm-hmm. Oo. The key there is that parang maging bokeh ang tawag. Yung parang medyo may pagka-blurred yung likuran pero at the same time magalaw yung lights. Pero hindi maaapektuhan yung video because maganda yung lighting nila, yung fill light nila. Pero so, ang gusto ko naman dito yun sa gusto video nila, na to, yung transition naman. Yeah, sinabi mo pa. Transition. Yep. Ako gusto ko talaga siya. Yun lang talaga. If makakahanap ka lang talaga ng fault when it comes to the ano, yun nga, yung light at medyo, yun yung nakaka-bother lang. Pero basically, all it's good, di ba? Ako, I have to be very honest na medyo mababa yung ano ko, expectation ko sa kanila. Yung parang iniisip ko na parang ayaw ko mag-expect ng sobrang taas. Kasi baka ma-disappoint lang ako or baka may masabi lang akong hindi maganda. Pero after watching it, it's danceable. I mean, in fairness ha, for an introductory video na pinakita nila yung may mga solo frames sila na they were just like doing emote, I think it makes us appreciate na uy si ganito to. Hindi siya nag-need ng too much emote na like mag-storyline. Hindi siya nag-need ng storyline. True. At hindi niya kailangan about alam mo yun, yung parang masyadong overpromising na music video. Interpretative. Yes, ito wala . Parang ano lang, pang talaga, pang launch video nilang as a group. Uh-oh. Hindi perfect, hindi mo kailangan ng parang may isang nagdadrama sa gilid. Walang ganun. Hindi pa kailangan ng ganun. Hindi kailangan ng sobrang daming meaning and references na. Yun. Kasi since introductory siya, hindi mo pwedeng siguro ibigay sa audience na pahuhulaan mo pa sila kung ano ba yung gagaw, kung ano yung nangyayari dito. Hindi mo kailangan ipakita sa audience na malalim kami, hindi nyo na mag-get. True. Yung kasi yung tema ngayon, ipatalinuhan, pero at this time, wag na. For an introductory, hindi naman. Mm-hmm. It's nice to see them in that brand na parang people, they would make people think. But right now, since it's an introductory video, it's nice to appreciate them first before deep diving into each and every one of them and deep diving into their song. Exactly. Excited ako sa makilala pa si Sophia. Yan, since coming from BPIP siya. Tapos si Joanna na alam naman natin, super ganda so ni Ate pretty. Girl. Si Charlotte and Pretty. Yeah. Lahat sila, actually. Yeah, actually, totoo. May kanya-kanya silang ganda. Pero ito ha, sabihin ko sa inyo ha. Siguro, may ano lang Sophia. Alam mo, this was a shape, parang ano, attitude shift for Sophia. VPs is angas eh. And this is parang with niya, kaya! Gets mo? Put your hands up in your air. Oh, diba? Very ganun siya. So, congratulations Kaya for being able to produce your launching video. We can't wait to see what the rest of this year has in store for you. And of course, magre-react pa kami na magre-react sa inyo pag my time. Ade, pag, at saka pag may request, baka naman, di ba? Pero, gusto ko na sabihin, congratulations to Kaya. Actually, ang gusto ko sanang peg, medyo hard-hitting kami, parang very critique.
Kasi diba, ganoon naman talaga, hard-hitting tayo na parang, deserve nyo ba na maging sister group, diba? Uh-huh. Ng P-Pop Kings. Parang yun yung gusto namin sana nung una, pero hindi eh. I mean, give the credit where credit is credit due. Credit is due. Yeah. Deserve. And speaking of, congrats din natin na ShowBT for adding Kaya sa family nila. Kasi true. Growing Kaya, family na ang ShowBT. Kasi imagine mo, meron silang Port Impact, tapos nag-add pa sila ng Kaya. Ako so, feeling ko, ang kulang na lang talaga nila, alam mo kung ano, MST. Charing lang ha! Pero yun lang! If you want to support our channel, we are in Gcash, PayPal, and of course, in support us in buying a coffee. That's ko-fi. Yeah, it's coffee.com/MattSummerTV. Yes. And this once has been with Kuya Ma. Ay, ikaw na. This has been your sugar, spice, and very kayang-kayang guys. My name is Blake. Hindi ko kinaya. This is Sari. And this is Kuya Ma. Kapang. Bye-bye. Oh, sabay-sabay tayo. Let's put it. Bye-bye na. Bye. Guys, invite ko kayo na manood lagi. Ay, panoorin nyo ang MattSummerTV. Yes, panoorin nyo kanilang mga reactions. And don't forget to subscribe to their channel. Maraming salamat po. Bye-bye.